Hello guys, welcome back to my channel. It's me, Budek. And guys, for today's video guys, pag-usapan natin yung naging recent experience ko sa pagkuha ng Schengen visa again from Netherlands Embassy or Netherlands Consulate. Guys, medyo masalimuot yung naging experience ko. So I had to cancel my first flight because na-late yung aking visa. So, pag-usapan natin lahat to and yung aking mga naging requirements. So, without further ado, guys, let's start this vlog. So, guys, ikwento ko sa inyo kung bakit naging masalimuot yung aking pagkuha this time ng aking Schengen visa compared dun sa aking first try na nag-apply ako sa Italy Embassy. So, ipinasok ko yung aking application last March 8, 2023 and ang aking return ticket was supposed to be March 22, 2023. So if you count it, it is around 14 calendar days. And I didn't expect that Netherlands Embassy would take long time para mag-release or mag-approve ng kanilang mga visa. So before that, I was expecting actually only like mga 5 working days or mga 7 working days ma-release na yung visa ko. And ang masama dito guys is kasi may return ticket ako, so I have to think kung paano ako mas maging safe. Good thing guys, I was a member of Etihad, so merong part doon na pwede ko siyang ma-refund. So yung ticket ko guys is rebookable and refundable, but I opted to go for refund kasi actually guys, hindi kung i-rebook ko siya, hindi ko alam kung kailan ma-release yung visa ko. So this what happens. So on March 21, kinansel ko na yung aking ticket kasi nga wala pa akong notification. Kasi kung matanggap man ako notification, ipapa-courier pa siya. And guys, as additional information pala, yung approving ng Netherlands visa is from Dubai. So I'm residing here in Abu Dhabi. So it will take like 1 to 2 working days pa para maibigay sa akin yung physical passport ko kasi nga galing pa siya ng Dubai. So March 21, I decided to cancel my flight. And nakakatawa guys kasi nga March 22 yung aking flight. So nakatanggap ako ng email from VFS na ipinasa na daw nila sa courier on March 22 afternoon. Ang aking flight supposed to be is morning on March 22. So naka-receive nga ako ng notification, and then March 23 nandito na sa Abu Dhabi yung aking passport from Dubai. So nakuha ko na from Aramex. Actually napunta ako, pinick up ko na kasi sobrang excited ako, and also para makapagplano rin ako kung magpo-purchase ba ako ulit ako na isa pang ticket, and para makalipad agad ako kasi guys naka-leave ako, so sayang naman yung leave ko. So, ang nakakatawa lang guys is yun, approve ako, thank God. But yung Netherlands Embassy, actually, they approved my visa on March 21. So, siguro, na hindi ko alam guys, pero it was a disaster. I think, nasa VFS na siya, so late lang nila pinrasis yung aking passport. Kasi nung nakita ko sa aking visa, yung date, yung validity, it says here March 21 yung nakalagay dito. So it means inapprove nila before my supposed flight. So ayun guys, so na-late siya, I had to cancel my flight and rebook again tomorrow. It will be March 25. So supposed to be I was late 3 days, but it's okay. So guys, ayun, punta naman tayo. Sabihin ko sa inyo yung mga naging requirements ko sa recent application ko sa Netherlands Embassy or Kingdom of Netherlands. Kasi guys, iba to kesa dun sa Italy. Medyo for me, mas konti yung requirements para sa Netherlands Embassy. Yun nga lang, medyo natagalan lang ang application. So tara guys, pag-usapan natin ang aking mga naging requirements. Okay guys, so my first requirement dito sa aking pag-apply ng Schengen visa sa the Kingdom of Netherlands is of course, ito ay ang application form. So make sure guys, actually guys, maraming yung sa Italy Embassy, yung nag-apply ako, iba yung application form na binigay sa akin, iba yung format, so hindi ganito. So ito guys, yung pang Netherlands
embassy. So, ito yung kanyang application form, guys. So, application form, my first requirement. So, yung application form, you can download it from Netherlands Embassy website. Punta lang kayo dun sa Schengen Visa section. And also, of course, sa VFS Global website. So, madadownload nyo for free in PDF format. So, pwede siyang i-edit or pwede siyang i-handwritten also. Walang problema dun. So, next requirement is, of course, a passport. So, ang requirement, guys, ng VFS or ng Netherlands Embassy is at least 6 months valid siya from the date of your travel. And also, make sure na merong dalawang extra page pa, blank page to sa passport mo. Kasi dito tatatakan yung ng visa. And then, dito sa side na to, normally yung mga entry and exit stamp mo. So, kailangan siya ng at least 2 blank pages. And yun sa passport, guys, is ipo-photocopy mo siya, isasubmit mo rin to sa VFS Global. Next natin, guys, is Emirates ID or UAE visa. So ito yung visa ko na naka-stamp sa aking passport. The requirement is at least 6 months valid from the date of your travel. Next is Emirates ID, photocopy din katulad ng UAE visa. So Emirates ID valid din siya 6 months before your travel. So photocopy mo siya, guys, huwag makalimutan. And next natin is, of course, photo. So, isa lang, okay na, enough na. So, photo, kailangan siya. And guys, pag magpapas kayo ng photo ng for Schengen, sabihin nyo lang sa photographer dito sa UAE that you will use it for Schengen. Kasi medyo iba yung dimension siya. Parang ganito yung iba sa passport size. Next is return ticket. So I purchased mine from Etihad because I was a member. I am a frequent flyer of Etihad. So return ticket, and I always say this even on my first Schengen application that it's best way to book real ticket, confirmed ticket, rather than using a dummy ticket. Kasi meron kayong chance na pag na-check siya ng embassy, na dummy ticket siya. So, it's a false document. So, malaki yung chance na ma-deny kayo. So, my suggestion is, if you are really like confident na kaya nyo naman mag-tour with your salary, so, mag-book na kayo ng return ticket and make sure that it's refundable and rebookable para safe. Next na requirement natin is bank statement. Yan. Kaluban ko lang, guys. So, yung bank statement, guys, is hindi ito yung nadadownload lang. So, ang bank statement, guys, pag inas ng Schengen for requirements, it should be stamped by the bank. Yan. So, binabayaran to, guys. Actually, ito ay from ADCB. So, I paid 25 dirhams per month. So, 6 months ang kinuha ko. So, finrin na sa akin yung 2 months. So, I just paid here parang 100 plus including tax na dun kasi may VAT siya. So, ayan siya, guys. Bank statement. So, ang masasuggest ko about sa bank statement, guys, is your bank should be moving. Hindi pwedeng naglaman ka lang bigla. You put huge money at once. Hindi pwedeng ganun, guys, kasi magdududa sa'yo yung embassy na pinag-a-applyan mo. So it should be moving. It doesn't say in VFS or in any other embassy kung magkano dapat yung laman ng bangko mo, but I think the rule of thumb is that you have at least 50 euros per day. So 50 times 10, so you should have at least 500 euros or more sa iyong bank account when you submitted your requirements. So, ayun, guys. Again, it doesn't mean na sobrang laki ng laman ng bank account mo. At ang the thing that you should remember, it should be moving. May pumapasok, may lumalabas sa iyong bank account. It should be active. Next is company letter or NOC, kung sinasabi ng iba. But sa amin kasi, guys, is company letter. So, it is for my company, it's a computer generated. So, it says here that I am currently employed in the company. My position, my nationality, the date when I was hired, kung saan ako nagtatrabaho.
And then nandito lahat yung aking salary details and my benefits, and I addressed it to the Embassy of Netherlands. So ganito siya, guys, company letter. Next, guys, is mag-submit kayo ng mga booking reservation or accommodation reservation, either it be hotels, Airbnb, pwede yun, guys. So in my case, I booked hotel from booking.com, and ayun, guys, pwede mo to. Ang good thing about booking.com is you can cancel it and they will not deduct you any money. So kung meron man, ma-revert agad siya kung gusto mo siyang i-cancel, basta within the cancellation period pa siya, pasok pa siya. So again, hotel reservation or Airbnb reservation, kailangan nyo rin siyang i-submit, guys. So next na requirement is a travel insurance. So I got mine from Alliance. Before, I always got from AXA. Pero medyo mahal yung AXA, guys. So I shifted to Alliance. So this was around, I think, 140 dirhams lang to. So ang travel insurance, dapat naka-state yung policy from the date you will enter the Schengen region and pag-alis mo. So the coverage is during the duration of your stay in Schengen. And rule ng embassy ay dapat at least yung medical expenses mo or hospitalization expenses mo should be more than 30,000 euros. So this one is around 250,000 ang coverage. $250,000 or euros. Almost same lang naman siya. And then, mamili na lang kayo, guys, kung anong gusto yung travel insurance. Maraming travel insurance na it will cover your cancellation ng flight, pag nawala yung luggage mo. So, mga ganun, guys. So, iba't iba, mamili na lang kayo. And guys, dapat cover din ang COVID expenses ng inyong travel insurance. Next are the documents that are not required, but it will help boost the chances of your approval. So first is payslip. So hindi to required sa Netherlands, but ni required to dati sa akin, guys, nung ako nag-apply sa Italy. So payslip. So this is the recent payslip that I submitted. This was February, so I applied March. So yan. And then kung meron kayo dating visa from Shenzhen, ipakita nyo rin, ipa-photocopy nyo. So, isubmit nyo rin siya, guys, kung meron kayong US visa, Japan visa, the visas that that are stamped in your passport, pwede nyo siyang ipakita. So, nung napunta ko ng Israel, kasi guys, hindi naman ni-stampan yung passport ko, so binibigyan lang kami ng stamp. So, hindi ko na rin siya pinakita, guys. I think Shenzhen, my old Shenzhen visa is enough. And then, also, cover letter. Again, this is not a requirement from Netherlands, pero nag-submit lang din ako kasi nga wala namang interview yung ating application. So at least man lang, merong personal touch yung aking application na sabihin ko, explain ko kung bakit gusto kong mag-tour sa Netherlands. So, yan. And it is signed. So, mahalaga siya, guys. And another thing that can boost your application is a document, a legal document that proves your close ties with the country you are residing. So, ang sinabit ko, guys, is a tenancy contract. Kasi meron akong apartment dito sa Abu Dhabi. So, isinabit ko tong aking tenancy contract or tawag dito is tawthik. So, it means that I have a property here and that I will not stay there for long because yun nga, meron akong property dito. So that means close ties. So ayun, guys, kung meron kayong mga business permits or kung kayo yung nag-aaral, pwede nyo din yung gamitin kasi it's a proof of close ties. So guys, yes, I was approved of my Netherlands Schengen visa. Medyo nagkaroon lang ng mga hindi maasahang pagkakataon. So I suggest, guys, that ang mali ko lang kasi, guys, medyo sobrang lapit nung aking flight. So it was around 14 working days, 14 calendar days. Siguro dapat 1 month yung aking inalaan na panahon before yung flight ko para hindi ko para naiwasan ko yung mga ganitong pagkakataon. So yun, pina-cancel ko yung flight ko. So
I will be refunded after 45 days, pero bawas na yon ng around 320 dirhams. And I did purchase again a new ticket, so hindi pa na-refund sa akin yung bago, nag-purchase agad ako. But it's okay kasi ayoko rin masayang guys yung aking leave, kasi mas mahirap din makakuha ng leave sa amin kaysa mag-apply ng Schengen visa. So yun lang guys, medyo na-stress lang ako guys kasi parang lagi ko siyang iniisip kasi ang tagal nga niyan lumabas, yung ang tagal ma-release ng aking visa. So I hope this vlog will help you on your next visa application sa mga gustong mag-apply ng visa sa Netherlands. Siguro mas madali yung releasing pag nasa Dubai ka compare sa Abu Dhabi kasi nga sa Dubai yung approval niya. So thank you so much for watching guys, and kung bago ka dito sa channel ko, please mag-subscribe ka and abangan mo yung mga recent yung mga upcoming travels ko at yung mga recent travels ko pa. So thank you so much also guys sa mga nagko-comment, mga nagme-message sa akin. I do appreciate your good feedback, and until next time, see you again on my next upload. Bye.